Bukod po sa nangyayaring pagdinig tungkol sa mga ilegal na pogo dyan sa Senado, mataas na kapulungan, meron din pong investigasyon hearing na nangyayari dito naman sa Kongreso. At ito naman ay tungkol sa pecking war on drugs na nung si Digong. At syempre, ang mga naandyan ay yung mga biktima. Merong mga biktima na pina-attend dito sa hearing na ito bilang resource person na matatawag. At ang isa nga po dyan ay itong si Rodrigo Bailon. Tukayo pa na itong si Digong. Sinasabi ko na peke yung war on drugs na yan. Dahil nung mabasa ko po itong article na ito, tama. Tama talaga. Dahil wala namang nasa kote na big player ng droga. Wala namang drug lord na naipakulong. Wala namang galing China na, kuno nga, ang mga supply na iyon ng droga ay galing China. Wala namang galing China na nakulong, na imbestigahan. Okay, at higit sa lahat natiklo. Walang drug lord na natiklo. So ibig sabihin, hindi talaga nalutas. Kaya matatawag na peke. At ito ay posibleng pantabon lang doon sa napakaraming kapalpakan. Ang rason or ang pinagyayabang na itong mga taga-suporta ni Digong, wala na daw krimen na sa Metro Manila, sa anumang panig ng ating bansa, napakababa na daw ng krimen. Safe na safe daw lumabas sa gabi dahil wala ng mga nakadroga nung panahon na yun. Talaga ba? Talaga lang? Safe? Naging safe? Or yan ay mga palusot lang? Sa dami kasi ng binayaran na mga trolls, mga troll farms, para magpakalat ng fake news. Ayan po ang nangyari. Napaniwala ang sambayanan na bumuti ang kalagayan ng ating bansa pagdating sa krimen. Hindi lang po nababalita. Take note ha, ang dami pong nahawakan ng media ng isang ito, ng panahon na siya ay nanunungkulan. Okay, eto, tignan natin. Ama ng biktima ng War on Drugs, investigation versus Duterte, ano daw ang nangyari? Dahil, pag sinabing War on Drugs, ang pumapasok lang sa isip natin ay si Bato de la Rosa. Napasimuno. At syempre yung mga biktima. Pero bakit? Nasaan yung mga drug lords na yan? Meron bang naipakulong, nakasuha na drug lord? Sinasabi nila na ang pinakamalaking supplier ng mga droga na yan ay galing China. Meron bang Chinese na nakulong, napatawa ng kaso at kung ano-ano pa? Di ba wala naman po? Walang nangyari. Walang natiklo ni isa na drug lord. Walang main player na itong mga drugs or illegal na drugs na ito ang naparusahan. Ang inaasahan ko dito, sana ay magtuloy-tuloy ang investigasyon sa katulad naming nadamay o collateral damage. Yan naman, nadamay yung anak niya kasi dito sa war on drugs na ito. Sumabog etong si Rodrigo sa investigasyon na yan dahil yun nga, siguro ay naandyan pa rin talaga yung sakit ng kanilang nararamdaman sa pagkawala ng kanyang kapamilya, ng kanilang kapamilya. Ang tanong ko sa mga kapulisan, eto na, at mga congressman, may nahuli bang drug lord? May nahuli bang galing China o sino mang Poncio Pilato na may kaugnayan sa droga? Wala. Wala. Ayan. Malinaw na po nang galing mismo sa isang ordinaryong kababayan natin. At kung walang nagsasalita ng ganito, sino ang magsasalita? Dapat talaga yung mga dating na nagoyo, na paniwala at naging sunod-sunuran dito sa isang ito, dito sa dating presidente na ito, hindi ba dapat kayo ang maglakas loob ngayon na mag-come out at magsalita tungkol sa pecking war on drugs nga na yan? Sinabi ni Bailon na ang kanyang bunsong anak mula sa 13 tatlong magkakapatid ay nasawi ng tamaan ng bala nga. Okay, anyway, ganun po ang nangyari. Maraming naging biktima, maraming naging collateral damage at napakarami po talaga na napagkamalan, napaghinalaan. At siguro, yung iba ay sinadya na gawing biktima na lang para kahit papano, dumami yung kanila kunong nasa kote at napanagot or napatay, sabihin na natin, ng mga drug user. Ang mga natiklo, ang mga namatay, ang mga naging biktima ay yung mga maliliit nating kababayan, yung mga drug user. Masaklap, pero totoo yan.